Hello everyone! This is Mommy Grace. Masaya ako na nanonood na naman kayo ng isa sa aking mga videos. Ito po pala ay isa na namang episode ng Lutulutuan. Medyo matagal-tagal na din nung huli akong gumawa ng episode dito sa series na ito. So naisip ko, why don't we come up with another Lutulutuan recipe para sa video na ito? At saka kasi nung pinapatulog ko si Liam kanina, nagsuscroll ako sa Instagram at ang dami kong nakitang masasarap na pagkain. Ang dami mga mukbang videos doon. At yun talagang nagpa-crave sa akin ay yung spam mukbang at saka yung cheesy mac and cheese. Kaya naisip ko, dito sa video na ito, pagsamahin natin silang dalawa. Kung kayo po ay nanonood na sa aming mga vlogs dati pa, alam nyo yan na itong spam talaga, guilty pleasure ko ito at isa to sa mga comfort foods namin. Kaya nga nung nag-start yung quarantine, nung nagkakandalong at tayo lahat sa pag-grocery shopping, talagang ako ang dami kong binili ng stocks ng spam. Kasi alam ko, kailangan ko to talaga. Kasi sobrang dali nito lutuin at palibon pa doon, isa to sa mga pagkain na pantanggal stress ko talaga. Total naman, it's merienda time. Mayamayang konti magigising na yung aking mga alaga, si Daddy Justin yung at saka si Liam. So ngayon, ang gagawin ko, ire-ready ko na yung pagsasaluhan naming merienda. In today's video, tayo ay magluluto ng gourmet mac and cheese na mas pinasarap pa ng spam. So dahil dyan, ay isasaksak ko na tong kawali kasi magpirito muna tayo ng spam. Okay, hinaan ko lang to. Lagyan natin ng konting mantika. Just enough para ma-fry lang natin siya. Hindi naman kailangan deep fried to. Enough lang to coat the pan. There we go. Ang isa pang nagustuhan ko dito sa spam kasi meron na siyang tungkaban dito. Oh, di ba? Ang bilis niyang mabuksan. Grabe, sobrang satisfying. Sobrang satisfying. Tapos, kukuha tayo ng chopping board. So, tanggalin lang natin po. Okay. Tapos, tataktak ko lang siya. Ayun. Tadang! Pagkatapos ay, isa-slice na natin to. Ayan. Mga quarter of an inch thick. Tapos yung matitira, pwede ko na itago dito. So ngayon, medyo mainit na yung ating pan at isa-isa ko silang ipipirito dito. Ang nakakatuwa kasi dito kay spam, nagka-caramelize at saka nagki-crispy yung outside niya. Pero yung gitna, pag naluto, so tender and juicy pa din. Kasi ito yung special kong frying spatula na ginagamit kapag ako ay nagpipirito. Okay, medyo mainit na siya. Wait, nalina natin siya isa-isa. Ooh! Hear the sound of angels singing in the sky. Siyempre, being the horipot mom, I've tried so many different brands na ng lunch and meat, pero I always go back to spam kasi iba talaga yung original flavor niya. Hahanap-hanapin mo talaga. Ayan, tapos na natin pirituhin si spam. Kanina, nung pinipirito ko siya, the sound, the way it sizzles, and even the way it looks right now, and the smell, alam mong superior quality talaga siya na lunch and meat. Dahil ako ang cook ngayon, nagpasobra ako ng isang slice kasi papapakin ko yun habang niluluto natin yung ibang ingredients and the rest ilalagay ko din sa ating mac and cheese. Tatabi ko muna itong ating mainit na pan at magsasalang na ako ng isang kalderong tubig para maluto na natin yung pasta. So kumukulo na yung ating tubig, ready na natin ilagay itong ating shell macaroni pasta. Okay, tapos habang ako ay nagpapainit ng tubig, ay denice ko na pala itong ating spam. So, eto na yung itsura niya. Tan-tan-nan-nan. O, di ba? Mamaya gagamitin natin to. So, itatawi ko lang muna yan. And, hahaluin ko lang itong ating shell macaroni para hindi sila magdikit-dikit. Although, nilagyan ko naman na to ng oil para hindi talaga sila magdikit-dikit. Mas maganda, haluin nyo pa rin. So, habang inaantay natin na lumambot yung shell macaroni, ako ay magkakadkad na nitong tatlong klase ng cheeses na available dito sa aking ref, okay? Meron ako ditong cheddar cheese, Colby Jack cheese, at saka mozzarella cheese. Dito sa empty bowl, dito ko na lang sila pagsasama-samahing tatlo. So, luto na yung ating shell macaroni. Hahanguin ko na siya. Babalik ko lang siya dito kung saan siya nang galing. Okay. Ayan. Look at that.
So ngayon naman, ang gagawin na natin, yung tinatawag na roux. Ito yung pinaka-base ng ating bechamel sauce. Ah, diba? Learning new words sa ating lutu-lutuan. So mag-start muna tayo dito sa ating butter. And medyo napalakas ang heat level. Konti lang. Enough lang just to melt the butter. And then, meron ako ditong harina na ating ihahalo dito sa ating melted butter. Pero mag-switch ako ng sandok dito sa whisk. Okay? So, kailangan pag nilagay niyo yung inyong harina, ay continuously hinahalo niyo daw para hindi siya mag-clumps. Ayan, o, diba? Ayan, pag medyo pasty na siya na ganito, ilalagay na natin yung ating gatas. Okay? And tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo. Yung spices na gagamitin ko ay paprika, salt and pepper, at saka konti lang naman, or optional ito, garlic powder. Kung may nutmeg kayo, why not? Go ahead, lagay nyo na yon. Pero ako, ito yung aking ilalagay dito sa aking bechamel sauce. Malapot na po yung ating bechamel sauce and ready natin na ilagay itong ating mga keso. That. This is so cheesy. Yon! Wow, sa pagsama na sila doon. Ayan na! Nakikita nyo ang labot! Kung makikita nyo yung kulay ng ating bechamel sauce, ayan na po siya. Talagang parang nagkaroon siya ng slight orangey na hue. And ready na natin mailagay itong ating macaroni shells. Ayan o, oh, diba? And of course, let's not forget yung magpapasarap sa ating mac and cheese. Yun ay ang aking denice na spam. Ayan. And we just have to mix everything together. So ngayon naman, gagawin ko na yung mixture ko ng breadcrumbs na ilalagay ko dun sa toppings. Okay, so meron akong breadcrumbs dito. Pwede kayong gumawa nito sa inyong mga sariling tahanan using your old bread. Pero ito, ito na yung store-bought. Tapos lalagyan natin siya ng Parmesan cheese. At saka, ito ay olive oil na merong konting garlic powder. Tapos, ita-transfer na natin dito sa baking dish yung ating mac and cheese. Tapos, din nyo hanggang saan yung kaya na dami na pwedeng ilagay doon sa inyong ceramic baking dish. Bubudbud ko na dito sa ibabaw yung ating ginawang breadcrumbs na mixture. Kasi ito talaga yung mag-a-add ng texture. At saka, ito, it will also add flavor doon sa ating mac and cheese. Naalala niyo yung tinira kong spam kanina. Denice ko na siya para ito yung ipang-garnish ko. Hindi ko na malaya na padaan si Daddy Justin yung at maraming nakaing spam. So, ayan, dulo tayo ng second batch. Pang-garnish ito doon sa aking ibibake. So, ayan friends, eto na yung aking binake na mac and cheese. And kung mapapansin nyo, golden brown na yung bits and pieces nitong ating breadcrumbs. Ngayon, syempre, di ba, nagprito ko kanina ng extra spam bits. So, ilalagay natin siya sa ibabaw, pang-garnish din, para alam nung kakain na, ooh, there's something special inside. Pagkatapos, take it up a notch by adding parsley. Ayan, ilagayan natin ng parsley. So, ayan, friends, dahil gising na yung ating sous chef, tinulugan ako, nag-siesta kasi siya. So, siya naman ngayon ang mag-a-assemble nung sobra na mac and cheese. Lalagay natin dito sa cast iron pan. Ayan. At kasama natin ang kanyang mga car friends. Ayan. Look, Mia mo. Wow. Wow. Ano mo? Wow. It's so cheesy. Yum. Yum! Go like that, and then... Okay, your turn! Can you use the spoon? Ayan! More!
Mmm! Oh, can you add some? On top? Dali, go! So ngayon naman, tikman natin yung masterpiece na inassemble ni Liam, hindi na umabot i-bake. Actually, yung nagpapasarap talaga dito, yung mga flavors sa pinagsama-sama natin, yung keso, yung spam, and syempre, yung breadcrumbs din. So, tikman natin. Mmm! Very creamy! Very, very creamy! Mmm! Nga pala, kung gusto niyo subukan itong recipe niya ito, or if you want to come up with your own creative spam recipe, bongga yun kasi magkakaroon tayo ng giveaway. And don't forget to tag me at Chris Lumagi and also yung official handle ni Spam at Spam Philippines. And syempre, mamimili kami ng 5 most creative entries sa mga recipes na ipapasa ninyo. At pwede kayong manalo ng Spam gift packs. So ano pa bang iniintay nyo? I-try nyo na ang mga recipe na ito. And kung kayo po ay may request sa susunod na luto-lutuan episode, yun po ay comment nyo lang doon sa comment section. And yung full recipe ng aking pinakita na dish ngayong araw na ito ay ilalagay ko sa description box sa baba. Thank you so much guys for watching and I'll see you again next time.